At ngayon, mga mahal naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Maraming salamat. Eto isa lang ang walang opisyal dito. Pag-usapan natin ang tungkol sa resolusyon na motion ni Kagawad Adaw. Palakpakan na naman natin siya. Maraming salamat, Kapitan. Napakabait mo talaga. Hindi katulad ng buwisit na kaibigan ko na demonyo. Ayon sa resolusyon, ay hihingi tayo ng tulong kay Senador Russell Sumira at Congressman na nagkakasakop sa distrito natin. Maganda yun! Pero anong proyekto yan, Kapoy? Anong proyekto yan, ay? Kwan, ayon sa resolusyon, ay hihingi tayo ng tulong kay Senador nga. Magpapatayo tayo ng isang classroom dito sa atin. Hindi ba maganda? Maganda yun. Maganda pag-insipan ng Kagawad Adaw. Pinupuri ka namin. Napaka-usay mo, Adaw. Hindi ako makapapayag sa plano. Tigil yan. Kagawad Asyong, ikaw. Kagawad Asyong, kung nagpunta ka rito para manggulo, pwede bang umalis ka na? Baka hindi kami makapagtimpi kung ano pa nga maisipan namin gawin sa'yo. Mismong si Benito ang huhuli sa'yo. Aba, anong ibig ninyong sabihin? Palalayasin niyo ako? Baka nakakalimutan yung Kagawad din ako. Elected Kagawad. At dating number one pa. Alam namin yan, Kagawad. Kaya lang yan, manggugulo ka na sa usapan eh. Tamang sinabi ni Kagawad, Adong. Hindi ka alis, baka may masamang mangyari sa'yo. Aba, sinong tatakutin nyo? Ha? Hindi ako natatakot sa inyo. At wala akong kinatatakutan kahit sino. Ah, talaga kaya mong tumigil, ha? Ayaw mo. Tama na yan. Tama, tinigilan ko na. Mamamatay na siya. Benito, sawayin mo sila. Tama na. Mapapatay nyo na siya. Tag magkakagawad na yun. Biglang kumampi sila kay Kapitan Karyong. Si Kagawad na daw ang pasimuno nito. Umanda kayo. Gaganti ako sa inyo. Idadamay ko kayong lahat. Kagawad na siyong, ikaw ba yan? Boy, tulungan mo ako, aray ka. Tulungan mo ako. Bakit? Nakulam ka yata. Bakit na magayang mukha mo at parang natabingi. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo, boy. Buti pa kumuha ka ng dahon ng bayabas, ha. Pakuluan mo, tapos, yun ang dimpo mo sa akin. Bilisan mo, aray, ang sakit. Sige, kukuha ko ng dahon ng tsinelas at payong. Dahon ng bayabas pala. Sige na. Mag-iisip ako ng paraan para makagante. Gagamitin ko sila, boy, at bunjeng. Lintik lang ang walang gante. Pero alinimal kayo, lalase. Veronica, sa palagay ko, ito na ang simula para gumanda o umayos ang ating barangay. Oo, Pining. Tama ka dyan.
Isa lang ngayon ang sasalungat kay Kapitan. Okay lang yon. Ang importante, maramin ang kakampi si Kapitan ngayon. Oo. Ah, o nga pala. Kamunti ko na makalimutan. Pinapasabi pala sa iyo ni Kapitan na bibili tayo ng iluluto nating mga ulam. At bibili na rin tayo ng alak. Ha? Bakit? Magpapainom si Kapitan? Oo raw. Isisilibra daw natin ang pangyayaring ito na umalim na sa kanya ang 6 na kagawad niya. Dati, si Kagawad Berto ang kakampi ni Kagawad Asyong. Tapos si Kagawad Gusting at hanggang si Kagawad Adong. Kumampi na si Kagawad Adong kay Kapitan. Kaya, wala na siyang kakampi ngayon. Oo nga eh. Kung ganun, tawagin mo na si Benito o kaya si Ambring o si Pasing para i-drive na lang niya yung patrol car. Wala sila dito. Inutsusan ni Kapitan na bantayan ang kilos ni Kagawad Asyong. Ha? Wala pala tayong mauutusan? Oo, Pining. Ang mabuti pa, arkilahin na lang natin si Kuya Noli. Dahil mabait pala yun at gwapo, ano? Oo naman. Type mo rin si Kuya Noli, ano? Oo naman, tulad mo. Type mo rin, ano? Aminin. Ah, Veronica! Ah, mabuti pa. Tara na, mamalengke na tayo. Ah, boy, Bunjeng, nakita niyo ba sina Pining at Veronica? Oh, Kagawad, pupunta raw sa palengke. Oh. Bibili sila ng iluluto nilang ulam. May magaganap daw na kasiyahan sa barangay mamayang gabi. Ganun ba? Ha. Ngayon, itong gagawin ninyo, sundan niyo sila at i-video ninyo para may ebidensya ako, ha? Ha? Anong sasakyan namin, Kagawad? Yung motor ko, gamitin ninyo. Sige na, umilos na kayo kaagad. Sundan nyo sila kahit saan sila magpunta. Kaya sige na, kumilos na kayo kaagad. Ngayon din! Veronica, wala na ba tayong nakalimutang bilhin? Baka may hindi pa tayong nabibili. Ah, palagay ko wala na, Pining. Nakabili na rin tayo ng sibuyas. Ang mabuti pa, babalik na tayo sa barangay hall. Alam mo, parang nakikita ko na ang pag-asenso ng ating barangay. Ako rin, Pining. Ang tagal na palang na walang nangyayari sa barangay, ano? Kulelat? Paano ba naman kasi? Puro tinututulan ng lahat ang plano ni Kapitan. Oo nga eh. Sobra na ang ginawa nila. Ah, Pining, sandali lang, sandali! Ha? Bakit, Veronica? Nakakita ka naman ba ng gwapo? Hindi! Kwan kasi, parang may nagmamanman sa atin. Parang may human CCTV na naman. Ha? Bakit? May napapansin ka ba na sumusunod sa atin? Mayroon! Lumingin ka sa bandang likod natin. Tingnan mo. Ha? Sandali lang. Ha? Oo nga, no? Kanina ko pa rin napapansin ang mga yan, eh. Mag-ingat tayo. Hindi kayo mga magnanakaw yan. Baka nakawan tayo. Buti pa. Iligaw natin sila para hindi nila tayo masundan. Maghiwalay tayo ng dadaanan papuntang paradaan ng tricycle. Ah, sige. Dito ako sa kanan. Ikaw naman dyan sa kaliwa. O, sige. Tara na! Sige, tara na! Kapatid! Oh,
Ay, mga mga pasimilan na hinanga ni Baldo, na mekaniko, nako! Nakikabit sa isang pulis na malapit ang natiro! Kailatan? Nahuli sila ng asawa ng mekaniko, nako! Hayon! Nakakaya siya! Ay, nako! Iba na naman ang isyo! Kahit hindi ka na makikinig sa radyo o telebisyon ng balita, maririnig mo na sa mga malitis na yan. Updated pa sila palagi. Wala pa ba siya best friend bibang ko dito? Ang puso ko. Ay, nako, ikaw pala aling punyang. Kuwan, wala pa nga siya. Di na nandito, ni Mang Noli. Ang sabi sa akin ni, ipapasyal na lang sa beach daw. Pero, hindi naka-uwi kagabi. Ewan ko ba, kung saan na naman dinala ni Mang Noli, si Tita Bibang ko. Ay, ganun ba? Ang mabuti pa, bigyan mo nga ako ng dalawang serbisa na marka sapatos ng elepante. Tapos, mag-inuman tayo. Nako, aling Bibang. Ay, aling Punyang pala. Pasensya ka na, ha? Masyadong maaga pa. Marami pang bibili sa tindahan namin, ano? What? What you mean? You're going to embarrass me? Hadawina? Ay, hindi naman sa ganun, aling Punyang. Kundi, don't reject me, Dawina. Ha? Or else, I will burn down your store. Aling Punyang! Oh, Dawina, please. Give me two bottles of it. Then we sing together. come on. We sing my new favorite song entitled Shadows. Sige na. Ang puso ko'y nandudugo. Bali na yata ang matandang ito. Na. Sing it. Bali na yata siya. Ito yung kuni pa kapitan para sa atin. Sige na, magkakantaan tayo. Magkanta na tayo. Nagkakasiyahan ang mga ugok. At pinasasaringan pa nila ko. Sige lang. Magpakasaya kayo. Habang nag-iisip ako kung paano ako makakaganti sa iyo. Ibibidyo ko kayo. Isusumbong ko kayo sa kinauukulan. Piyating kami na, nagiinuman pa kayo at mismong sa barangay hall pa. Ha! Ako lang ang kontra ngayon. Lalong gagawa ng anomalya ang karyong ngayon. Hindi ako makapapayag na magtatagumpay sila. Ngayon, aakyat ako sa bubuang para kitang-kita kong gagawin nila. Teka, ano yun? Parang may marupok yata itong napakan ko. Mahuhulog ako! Aray ko! Hindi ako makahinga! Nalasing na si Darwina. Mahina rin pala siyang uminom eh. Akala ko matibay siya. Daldal na ako ng daldal. Natulog na pala siya. Uwi na ako sa bahay. Sana dumating na si Bibang para sumayan naman ako. Mabuti pa siya nakainuman dahil dinudyuitan niya ako. Kapag kumakanta kami. Ewan ko ba kung bakit kahit kita
Hindi ka naman ko. Tutubalto. Nandito na si Bibang. Hindi ba ako nadanaginip? Ay, Bibang! Is that you? Ha, Ate Punyang, it's you. Tabang-taba. Magjubit tayo. Sige. Kakanta na naman tayo ng magdamagan. Walang tulugan. Lasing na si Darwina. Halika, Ate Punyang, my best friend. Sabay na tayong pumunta sa tindahan natin. Sige, Bibang, halika na. Ang puso kay nagdunugo at parang sumisikip ang dibdib ka. Pagkasundo natin ang kapitan! Oo naman! Tingnan nyo! Bumabahalang alak! Dito walang di kagawa na siyong! Kaunti lang ang alak! Dito yung pampulutan! Sige, minum lang kayo mga kasama! The sky is the limit! Siya nga pala, kagawa na lang! Magbigay ka nga ng mensahe sa mga kasama natin! Sige na! Anong sasabihin ko, Kapitan? Parang hindi ako sanay magsalita sa harapan ng maraming tao. Basta magsalita ka! Sige na, para marinig naman ng mga kasama natin ang mensahe mo. Sige, sige na, huwag ka nang may Tayo-tayo lang naman dito Sige na nga. Mga kasama, nagpapasalamat ako kay Kapitan dahil tinanggap ako noong nakiusap ako sa kanya para imungkahi kong proyekto na pinagawa natin. Kaya palakpakan natin si Kapitan. Kapitan! Kapitan! Binita, bakit? Ano nangyari? Gusto mo rin magsalita? Sige! Pero patapusin muna natin, si kagawa na daw na magsalita. Susunod ka na lang. Ayoko. Kapitan. Dalhin natin sa ospital si kagawa na siyong. Nakita ko sa doon sa loob ng palikuran, nahulog mula sa bubong. Dahil luma na. Ayun. Buhay pa ba? Kung buhay pa, tuluyan nyo na lang patayin. Anong gagawin namin, Kap? Ano pa? Di patayin na nyo na? Ano? Papatayin na namin si Kagawa Dasyong? Pero matalik na kaibigan mo siya, Kagawa Dadong. Oo, kaibigan ko siya. Pero tarantado siya. Kaya sige na, patayin nyo na siya ngayon na. Bunjeng, nasaan na ang kambing na yun? Ang dilim dito, boy. Hindi ko rin makita. Nasaan na kaya yun? Bakit bigla na wala? May agima yata yung kambing na yun, boy. Kapain mo na lang yung tali. Hindi tayo pwedeng gumamit ng flashlight. Sige na, kapain mo na. Ha? Oo. Ha? Ito na yata yung tali, pari. Ito, bastos ka! Ha? Bitawan mo yan! Kuwan ko yan Hari ko yan! Bitawan mo, bastos! Kuwan mo pala ito! Hari ko yan eh! Nasaan yung kambing? Ha? Ayun ang kambing! Kunin mong tali, dali! Ha? Tapos iyabot mo agad sa akin, bisa mo! Oo, pari! Ito, kukunin ko na yung kambing ni Mang Insong. Hindi na siya makapagsaswila.
Huli ka ngayon! Diwata ka! Ibibinta ka na namin para magkapira kami. Gultom na kami, kaya pasinsya ka na, ha? Diwata, huwag ka mag-alala. Hindi na kami mananakaw ulit. Bye-bye! Itutulungan mo ako! Matapang pala itong kambing ni Mang Isyong! Tulong! Susuwagin din niya ako! Susuwagin na! Matapang! Kambing na to! Tagpo na bunyang! Tagpo na! Bye-bye! Papatay na ako ng kambing! Ano kaya ang mangyayari kinaboy at munjing? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!